Well, your father kept it so well from me. Kasi alam niya that if I knew that he forced you to go to that boot camp, ako na mismo ang maglalabas sa'yo. Kaya ayon, nilayasan ko siya. Siya ang may kasalanan kung bakit nagawa mo ito, Vincent. Well, son, I thank God na maayos ka na ngayon. Yes, Vincent. I'm going to see you soon. Yeah, I will be there. Vincent? Son, I miss you so much. I miss you too, Ellen. Tigilan mo ako sa kahibangan mo, Armando. Ano na naman at pumunta ka dito? Sino na naman na nagsabi sa'yo bumalik ka dito? Sabi ng doktor ko. Gusto mo, daling ko pa siya dito eh. Oh my God, I can't believe... Kuya, water. Can I have water, please? Kuya, water! Oh my God, oh my God, oh my God. How come I didn't know? Wow. Baka sa akin naman magalit si Lalim nito. Hindi mo talaga alam. And who would think na hindi mo alam? Kasi ikaw yung best friend ni Lali. Assuming, presuming na alam mo na dahil ikaw yung pinaka-close sa kanya, alam mo. Well, apparently not. Ako nga tong best friend daw. But I'm the last person on earth to find out that my best friend's husband is gay. Diba? Ako itong pinaikot-ikot ni Lali sa kwentong walang kumagat. O, kamusta naman ako? Tanga lang ang peg, diba? Nice. Lasing ka, no? I can smell you a mile away. Alam mo, Armando, nag-aral ka naman eh, diba? General ka. Hindi mo ba ako maintindihan na ayaw na kitang makita pa? Anong magagawa ko, Ma? I just need to be here. May sakit ako. Sakit? Are you kidding? Anong gimmick na naman ito? Ah, baka nababaliw ka na. Siguro ito na yung epekto ng alak sa kokote mo. Totoo nga, Elaine. May sakit nga ako eh. Ito nga ang resulta, oh. Positive ako, oh. Kaya kailangan, magpatingin ka rin. Mami! Mami, nandito na po kami. Tara na po. Ana, sana man lang nagsuklay ka muna ng buhok. Gulo-gulo, oh. Gusto ko nga po. Hindi ko naman pumahanap yung brush ko. O, sige, doon na lang sa kotse. May brush ako doon. Halika na. Okay, pa. Vicky! Tita Vicky! This is fake, Armando. Tell me you're just kidding. Sino na naman ang inutusan mo para mag-print ng kalokohang ito? Sana nga, Vicky. Kaya lang hindi. Totoong resulta. Resulta niyan. Hindi nagbibiro. Nahawa ko sa babae sa club. Nakakadiri ka! Kaya... pumunta ako rito dahil may responsibilidad ako sa'yo. Sabi ng doktor, magpatingin ako kagad. Baka nahahawa kita. I'm sorry, Elaine. Sorry. Nakakainis ka, Armando! Don't touch me! Thank you.
po namin. Bakit hindi ka na po napapadalaw sa amin? Alam niyo, kids, siguro ang mami niyo lang ang makakasagot niyo. Ang best friend ko. Siguro, Lali, mas okay kung maglalaro muna si Diego at Hannah, di ba? Kasi alam ko, marami kang mahalagang sasabihin sa akin. Sige na, kids. Okay, pa. Sige na, akita muna kayo sa taas, ha? Hannah, ayusin mo yung hair mo. Okay, pa. Tungkol saan ba to, Bessie? Pasok ka muna, oh. No, thanks. Bessie? Did you call me Bessie? Hindi ba Bessie means best friend? And why did you have to lie to me? Lali, ginawa mo akong tanga. Tungkol kay Vincent? Oo! Sa wakas, alam ko na rin. Alam ko na rin na bakla ang asawa mo. At alam ko na rin na bakla ang kalukadidang niya. Alam mo, anong pinaka-nakakainis? Sa iba ko ba nalaman, Lali? Sabihin, wala kang tiwala sa akin. Ano nangyari sa tagal ang pinagsamahan natin? O sana hindi mo nalang ako ginawang best friend. Sana hindi mo nalang ako tinawag na best friend. I'm so sorry. Maski naman sa pamilya ko, hindi ko kagad sinabi ang totoo eh. Gusto ko lang naman protektahan si Vincent. I'm sorry. Hipokrita ka! Ang sabihin mo, nahihiya kang malaman ko ang tunay na pagkatao ng asawa mo dahil malaking kahiyan yun sa'yo. Sana hindi ka nalang nagsalita para hindi ka nagsinungaling. Para hindi mo ako naloko. Niloko mo ako eh. Vicky. Enough! I don't wanna hear anything. Basta tandaan mo, simula sa araw na to, kalimutan mo nang magkaibigan tayo. So, I forgot. Hindi nga pala kaibigan ang tingin mo sa akin. Sa mga pagkakataong ganito na tila inaaway ka ng mundo, tanging ang pag-iyak lang ang magiging sandalan mo habang paulit-ulit kang sinusuntok ng mga problema. Mommy? Mommy? What's Nina and Vicky shouting po kanila? Nag-aaway po ba kayo? Narinig niyo ang pinag-uusapan namin? Gusto sumilip ni Hannah, pero I told her na baka nagkwekwentuhan lang kay Nini ng Vicky na malakas. Wala yun, Diggs. Tampong magkaibigan lang yun. Parang kayo ng kapatid mo. Di ba minsan hindi kayo okay, tapos the next day, okay na kayo? Yes po, Mami. So, magkakapatid po ba kayo ganini ng Vicky? Yes, baby. I'm sure magiging okay din kami kaagad. I think they're okay. Hindi ko sila nakita eh. Sila lang yung nakausap ko. Binigay mo ba yung mga pinapabigay ko? Ano sabi niya? She said thank you. Pero tinanggap ka naman niya na maayos. Okay lang ba kayo? It's a bit awkward for the both of us, pero pareho naman kaming behave. And I know where she's coming from. Kasalanan ko rin naman. Pero pinanggap kita ulit. Eric, hindi naman ako isang lalaki lang na nangaliwa eh. I'm a gay man who's tired of pretending to be straight. I just had to set myself free, babe. I know, I understand.
understand. Pero, siyempre, hindi rin naman yun ganun kadaling makakalimutan ni Lali. Hanggat mahal ka niya, every time she sees me, I know it will only remind her of the pain I've caused her and her family. Siguro nga dapat demonstransya muna ako sa kanya. Open your mouth, Lolo. Ana, say po. Open po your mouth, Lolo. Ang sarap naman ng ganitong pakiramdam. Para akong hari. Yes po, Lolo. You are our working po. Sip ka talaga. Jealous ka lang, kuya. Kasi hindi ka favorite ni Lolo. Stop fighting, kids. Nakakahiya sa lolo at lola ninyo. Kaya mo sila. Karinyo lang yan. Away, magkapatid. Katulad din yun noon. Mga bata pa kayo ni Evelyn. Ay nako, para silang aso't pusa. Lali, anak. Lumabas muna tayo. Hayaan muna natin ang mga bata sa lolo nila. Anak, kamusta na nga pala si Vincent? Nagising na ba yung asawa mo? Yes, ma. Thankful po ako dahil kahit papano, mas mabuti na po ang kalagayan ni Vincent ngayon. Pero hindi naman po siya ang inaalala ko eh. O, eh, sino? Dumagdag pa po si Vicky. Si Vicky? Ay, yung best friend mo? O ano, mga Bex? Kanina ko pa pinapatawag sa set yan si Miles, hanggang ngayon hindi pa rin tapos make-upan. Madam, di ba pinapabawasan yung make-up niya? At sumasagot ka pa sa akin ngayon, ha? Eh, ikaw nga itong cause of delay? Yung modelo ko, babae, hindi bakla, kaya please lang, huwag niyo gawing drag queen. Kung gusto mo na makapal na blush on, ipahid mo sa mukha mo. And you, can you please stop texting? Aba, lahat kami dito nagtatrabaho, ah. Sino ba yan? Jomo? Jomo may asawa? No, Vicky, kinakamusta ko lang sa text ang nanay ko may sakit. Are you sure? I'm sorry. Sorry for being harsh. But you know, you just can't lie to my face. Hindi niyo ako maluloko. Ano ba natin siya? Magpasensyahan niyo na si ma'am. Babaeng bakla yan. Pero it doesn't mean na love niya kayong mga bakla. O siya, gora ka na. Baka bumalik pa yung dito. Ay nako, Luna. Matagal ko na pinagpapasensyahan yan. Pero I'm telling you, balang araw, makakahanap din ng katapat ang taong ganyan na ugali. Tony, sorry General. To keep you waiting. It's okay. Here's the restraining order. I just want to make sure na may bibigay sa'yo ito on the day na naibigay sa amin sa office. Restraining order? Yes. Your son filed a restraining order against you. Minabuti ng anak mo na kumuha ng court order para hindi mo siya gambalain pa. Oh, Lali. You're not touching your food. Wala akong gana, Dave. I'm sorry, Lali. Pero hindi ko naman in-expect na walang alam ang best friend mo sa nangyayari sa buhay mo. Hindi naman kasi lahat ng tao bukas ang isip para sa mga taong katulad ninyo. I didn't tell Vicky about Vincent dahil alam kong may prejudice siya towards gay people. Kaya kahit nasaktan ako ni Vincent, I felt the need to protect him bilang ama ng mga anak ko. Then tell her that. I tried. Pero hindi siya nagre-reply sa mga text messages ko. Ayaw niya rin sagutin ang mga tawag ko. Hindi ko din naman siya masisisi eh. Feeling niya wala akong tiwala sa kanya. Kayo! Kayo?
ang true friends ko. Because you tell me everything, right? And what I say matters. Tama? Diba? Oo naman, Mar. Kahit minsan hindi ako agree sa'yo. Tati, you tell me everything. Cheers to that! Cheers to friends! Then tell her it's not about trust. Sabihin mo, at this point in your life, hindi ka naghahanap ng panghuhusga. And feeling mo may preconceived notion siya about gay men. Kaya hindi mo nasabi yung problema mo. Eh di lalong hindi matutuwa yun. Para ko na rin sinabing makitid ang utak niya. Kung mag-best friend talaga kayo, sometimes you have to be brutally honest with each other. Yan naman ang test ng true friendship, di ba? Alam dapat ni Vicky yun. That's the only way she can improve herself. Siya, uuwi na po ba si Daddy sa atin? Yes, Munchkin. Nakita niyo na si Daddy. Hindi niya kayo matitiis. When can we visit him sa hospital po? When the time is right, Diggs. Kaya dapat ipagdasal natin siya para gumaling na siya at lumakas. So you can see him na, okay? Sige po. Let's pray for him, Kuya. You want to lead the prayer? Daddy feel better na po, pati rin Lolo, so we can be a family again. Sana po, makasama na po rin namin si Daddy because we miss him so much po and we love him so much. Ano much, Ken? Be, saan ka pa? You okay? Siya mo, anak. Business, pagod. Ang sabi mo sa kanya? Sabi ko, wala kayong pakialam. Get your ugly faces out of my sight. Oh my gosh! Bouncer! Oh, ikaw kaya ang sinasampal ko! Bouncer, help! Bouncer! Oh my gosh! Bouncer! Ano, lalaban ka? Bouncer! Kuya, kuya, yan! Siya po nag-start! Yan yung mga nagsimula eh! Kuya, ano, siya yung bastos! Ikaw yung bastos! Get out of here! Ikaw.
lang? Yeah. Thank you. Pasensya na pati kayo nadamay. I should go home. Magdadrive ka pa uwi? Yeah. Mas mabuti pa siguro. Yeah, hatid ka na lang namin. Oo nga, lasing ka na sis. Tara na. Are you sure? Tara na. Gising ka pa. Ate, kung anong puplansya dyan? Nasaan si Manang? Manang! Hey, sir. Huwag niyo na pong anuhin, tawagin si Manang kasi nagpapahinga. At saka magalang naman po yung trabaho na to. Parang bayad ko po dun kasi diba kinupkup niyo po ako? Kinupkup kita para maging malusog ang baby mo. Kaya tama na yan. Hayaan nyo na nga po kasi mabilis lang to. Konti na lang to. At saka huwag kang mag-alala kasi hindi naman po mapapanay yung baby niyo. Speaking of the baby, hindi pa pala tayo nagkakalinawan tungkol doon. Mag-usap muna tayo. Kapag naipanganak mo na si baby at sigurado ka na talaga na sa akin mo siya ipapaampon, I want you to know na gusto sana kitang bigyan ng pera. 100,000. Okay na ba sa'yo yun? Gagamitin mo para sa mga kailangan mo at para makapagsimula ka uli. Huwag na, sir. Hindi mo naman po kailangan bayaran yung baby ko eh. Kasi sir, ganito lang naman yung pangarap ko. Gusto ko yung anak ko magkaroon ng magandang kinabukasan. Eh, di ba, kayang-kayang ibigay yun sa kanya? Kayo po nung ano? Yung ano? Boyfriend mo yun, di ba? Bakla ka ba? Sabi ko na nga ba, bakla kayo. Kasi pag nandito kayo, nandun lang kayo sa isang kwarto magkasama. Pero okay lang yun kasi napakabuti niyong tao, lalo na ikaw, sir. Sayang lang kasi yan eh. Bukas na naman pogi sa mundo. Lagi ko naririnig yan na sayang. Ang weird, no? Bakit sayang? Eh, hindi naman namin sinasayang yung buhay namin. O nga naman. Nanggaling pa sa taong ano, no? Hindi nagsayang ng buhay. Basta, sir, ano? Ganito na lang. Ano po natin pag-usapan yung pera, ha? Ano na lang, sir? Okay na sa akin yun na alam ko kung saan ko iniwan yung bata, tapos papalakihin pa siya ng isang mabuting tao. Tulad nyo. Stella, you're also a good mother for doing this. Pero gusto ko sana tulungan ka, lalo na pag umalis ka na dito. So ako nang bahala. Hindi ka aalis dito nang wala. Kaya tama na yan. Si Manang na bahala dyan. Manang! Manang, pakiayos yung mga pinansya ni Stella. Good night. Good night, sir. In 2 days, makukuha mo na ang resulta ng test. Mrs. Soriano, are you okay? I'm scared, Doc. I understand, ma'am. Pero ito lang ang paraan para maalagaan yung sarili nyo at ang mga mahal nyo sa buhay. We just have to wait for the results of your HIV test. Who would have thought that the man of my life would bring me to this point? Paano kung positive, Doc? Paano ko mapapatawad ang asawa ko after what he did to my son? Who would have thought that I would also be my husband's next victim? Let's still hope for the best, ma'am. There's still hope.
nag-file ng restraining order laban sa'yo si Vincent? He doesn't want to have anything to do with me. Si Elaine? Anong sabi ni Elaine? Hindi niya alam, kuya. Wala siyang alam sa nangyayari. Bakit? Hindi ba kayo nag-uusap? Iniwan niya ako, kuya. Sinisisi niya ako sa nangyari sa anak namin. Alam mo, kuya, unti-unti nang nawawala ang lahat sa akin. Ngayon ang anak ko. Tapos ang asawa ko. Hindi ko alam kung mapapatawad pa nila ako. Alam mo, Armando, gaya mo, akala ko mawawala na sa akin ang lahat. Pero nagkaroon pa rin ako ng pag-asa. When I was given another chance to live, hindi pa huli ang lahat. Armando. Kids, I know you don't like this, pero you have to help me out with household chores. Wala na tayong maid, so you have to help mommy out, okay? Big kids na kayo. Yes po, mommy. Hello, Eric. Bakit? Hello, Lali. Pasensya na sa istorbo, ha? Mas ko lang sana sa'yo na madalawin yung mga anak natin sa akin dito. Yes, sige. Sure. Pero... nandiyan ba si Eric? Oo. Bakit? May problema ba kung makita siya ng mga bata? Wala naman, pero... I hate to tell you this, Vincent. Wala pang alam ang mga bata tungkol sa kanya. Oo, Lali. Alam ko naman yun eh. Wala pa silang alam, di ba? Pero rest assured, wala naman silang maahalata kahit nandito pa si Eric. I felt guilty that I had to say that. Pero sana naiintindihan mo, Vincent. Naninibago pa ako sa setup na to. But anyway, yes, dadating kami. Dadalhin ko mga bata dyan. Thank you. Paano ako mag-heal? Makakalimot ng sakit. Kung konektado pa rin ang buhay ko sa lalaking nang wasak ng puso ko. Thank you, Bea. Alam mo, mamaya, tatawag ako sa opisina. Sabi ako si Stanley na bumili ng cellphone para at least may magagamit. Hindi ba okay kay Lali na dat na nila ako dito ng mga anak ninyo kung dadalaw sila mamaya? Eh, hindi naman siya ganun. Siyempre, inaalala lang ni Lali yung mga bata. Di pa kasi nila alam yung tungkol sa atin eh. Kids, tama na muna yan. I have something very important to tell you. What is it, Mommy? Later, aalis tayo. Dadalawin natin si Daddy sa hospital. Yay! Sino pa yung nandun, Mi? Nandun po ba si Momsie at Popsie? No, wala sila doon. Si Tito Eric ninyo ang nandun kasama si Daddy. You know, pwede naman akong umalis muna if you want. Eh, there's no need for that. Mas gusto ko nandito ka eh. Besides, wala naman tayong pakikita masama sa mga anak, di ba? Who's Tito Eric po, Mommy? Remember yung first architect ng dream house natin? Yun si Tito Eric. Best friend siya ni Daddy.
siyang nag-aalaga kay Daddy kapag busy si Mommy. So, I want you to be very nice to him also, okay? Yes, Mommy. Sige, magbihis na kayo. Alis na tayo mamaya. Halika na, halika na. Bihis na kayo, ha? Pa. Uncle. Uncle Armando. Uncle, it's never too late. Sana buksan niyo naman po yung puso niyo para kay Vincent. Pakinggan niyo naman siya sa sasabihin niya. Hindi puro boses niyo lang naririnig niyo. Your family wants you back. Pero sana naman pakinggan niyo sila. Intindihin niyo naman sila. Diyan na muna kayo, ha? Bubuksan ko lang ang gate. Okay po, Mami. Vicky. Hi, Bessie. Please accept my peace offering. Salamat, hindi mo naman kailangan magdala na. Yeah, I know. Pero, I need to apologize. I got those from some gay friends I met last night. Gay friends? Yeah, I got cupcakes from them because I said I need to give them to my very best friend na hindi ako pinagkatiwalaan because kasalanan ko rin naman. Sorry, Vicky. Natakot lang kasi ako na baka... Hindi ko maintindihan. Well, tama ka rin man, Bessie. I mean, I admit I tend to be judgmental at times. Remember the time I said na pupunta sa impyerno ang kaluluwa ng lahat ng bakla sa mundo? But you know what happened to me last night? Kumuntik na ako mapunta sa impyerno dahil sa isang bastos na lalaki. And you wouldn't guess who rescued me. Ang abading. Kalain mo yun. You've always been a good judge of character naman eh. Minsan lang, mataas ang taste level mo. Yeah! Alam mo siguro kaya ako galit sa bading kasi lagi nila akong kinakabog. Samantalang ikaw, ikaw naman ang nagkakandara pa ngayon. Sa bading din. Baliktad na tayo ngayon. Gaga! I'm sorry. Are those my nanas? Hey! Nina, Vicky! Hello! Ay! I miss you! I miss you! Hanap na kayo? Of course! Siyempre, hindi ko naman matitiis ang mami nun. Kaya wala pa sila. So, kaya sila. Huwag ka lang mainip. Darating din yung mga yun. Teka, be. Di kaya nagulat sila sa itsura ko. Ano ka ba? Siyempre, prepared tayo for that. Prepared? Oo. Ito. Tingnan. Galing talaga ng biko, oh. Ito nga. Sukat mo nga ito. Yan? Parang maganda ito. Tingnan. Wala. Ayan. Pero, Kasha, pero di na ba halata yung benda? Di na halata. Ay, naku, sandi. Alam mo ka nung obvious? Ano? Kita? Ano? Anong obvious? Eh, di siyempre yung kagwapuhan mo. Ito talaga. Naisip ko. Tara. Ayan. Daddy! Oh, no.
Sumot. Ikaw, Len. Lalaki niyo. Nilapasok ka nila dito? Yes, honey. Nakiusap ako eh. And I realize na napapasunod mo ang mga tao pag mukha kang kawawa. Hindi ka nakakaawa, Armando. Alam ko. Naging kawawa kayo dahil sa akin. Mabuti alam mo. Nagpatingin ka naman sa doktor? Umalis ka na lang, Armando, please. Daddy, can I sleep here with you, please? Kuba! Yeah, dito ba? Pero, ikaw naman yung magbabasa ng bedtime story. Okay pa! Kids, ano sinabi ko sa inyo kanina? Hello pa! Hello pa, Tito Eric. Thank you for that kiss. Mabait niyo namang dalawa. Thank you, Pa. Dad, why are you wearing that silly hat? Silly hat? Bakit? Di mo bagay? Bagay kaya? Mas bagay po sa akin yan. What? No, 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 kids! Naku, huwag masyado maharot. Mabinat si Daddy. Tama na dyan sa bed, ha? May sugat pa si Daddy. Thank you, Mommy. Mommy! Why don't you kiss Daddy para gumaling na to siya agad? Come on, Mommy. Kiss Daddy para po okay na po siya. Oo nga po. Okay. Magaling ka, Daddy, ha? Yes. Of course. We'll continue praying for you, Daddy, para po mas mabilis ang recovery niyo. So, you can go. Talaga? Apo. Uwe! Oo nga po, Daddy. Ang lungkot po kaya kapag wala ka. Kids, magpapagaling pa ang Daddy ninyo. Kailan po siya gagaling? Daddy, uuwi ka na po ba sa atin kapag magaling ka na? Munchkin, as in ganito na lang. Kapag gumaling na si Daddy, ako, magsasawa kayong dalawa sa kakapasyal natin. Yay! Tama-tama, Daddy. May papabili ako sa'yo na bagong games. Anong games? Ako rin po! GTA! Wah! Hindi, depende sa bata yun. Pero sige, lahat, toys, games, damit, kahit ano pa, basta gusto nyo, bibili natin lahat yan. Ako po, Barbie dolls. Barbie dolls? Lahat yung bibili natin, basta gusto ko, masaya kayo parati. Kasi kapag malungkot kayo, malungkot din si Daddy eh. Kaya dapat ngiti lang. Promise po, Daddy, we will
ka na po. Oo, talaga. Sana akong umalik talaga, Daddy. Excited na ako. Ano? Kids, your daddy needs to rest, so say goodbye na. Miss na miss ko pa po si Daddy. Oo nga. Sige na, halika na. Kiss na lang. Kiss na lang. Mamimiss ko kayo. Ano mga lukod, magkikita pa naman tayo eh. Let's go. Ha? Bye-bye. Tito Eric ang nagbabantay kay Daddy. Di ba po, Mami? Dapat ikaw nagbabantay sa kanya? Paano naman kayo kung lagi ako nandito sa hospital? Tsaka di ba sinabi ko sa inyo na best friend siya ni Daddy ninyo? Kaya thankful ako na si Tito Eric ang nagbabantay sa kanya. Bakit po kapag may sakit ako, Mami? Di naman po binabantay ng best friend ko, ah. Ang dami niyo namang tanong. Tama na nga yan. God, the feelings is so awesome. Alam mo ba, iba talaga yung pakiramdam kapag kasama ko yung mga anak ko. Okay na ba ganito kataas yung unan mo? Alam mo, parang... parang bumuti kagad pakiramdam ko. Parang di ko na nga kailangan yung mga gamot ko eh. That's good. Dapat magpalakas ka palalo para you can be with your kids sooner. Be. Hey, are you okay? Hey. Vince. It's not that I want to be so aggressive. And I know how it feels, how to be away from your kids. Gusto ko lang sanang tanong sa ito eh. Kapag nakalabas ka na ba dito sa hospital, dun ka pa rin ba uuwi sa inyo? This